Hello guys, ngayon naman ibabahagi ko sa inyo kung ano ang napapala sa ating backyard. Halimbawa na lang itong si Aling Rose. Ito, nag-aani na siya ng ube. Ang ube ay isang taon bago lumaki ang laman. Kaya siya ay nagtatanim pagkatapos umani. Mamaya, isi-share ko sa inyo kung paano siya nagtatanim at kung anong binhi ang kanyang itatanim at aalagaan sa buong taon. Let's go! Okay, umpisaan natin sa kanyang baging. Ito, ang kanyang pinaka-baging na nagmumula sa lupa papuntang itaas. Ayan, natutungayan natin mga guys ang kanyang mga dahon na ang iba ay tuyo na at nakikita natin ang pasabit-sabit na maliliit na ube. Yan ang magiging binhi sa pagtatanim muli. Ibaon lang sa lupa yan at magantay ng 11 to 12 months at aani na naman tayo ng ube. Ganyan ang itsura ng kanyang baging at dahon na nakagapang sa bakod. Kaya hindi madali siyang itanim, guys. At didilig-diligan lang kapag summer. Ngayon kapag tagulan, medyo huwag lang pabayaang mababad ng gusto sa tubig. Gumawa ng lalabasan ng tubig para hindi siya mababad. Guys, ang mga ube ay lalagay lang dyan. Hindi na kailangan o hindi na nagde-demand ng constant care. Basta titingin-tingin lang natin sa tuwing tayo ay libre. I-check kung siya ay walang problema. Kagaya nito, gustong-gusto ng ube ay malabuhangin na lupa para ang kanyang laman ay lumaki sa maximum. Ayan, nakikita natin si Tita Rose. Enjoy na enjoy siyang magkukay ng kanyang mga ube. Tingnan natin ang lalaki ng mga laman. Kaya siya ay siyang-siya sa loob ng isang taon. Sa tuwing ngayong parating ang Pasko, ay kanya nang hinahanda ang kanyang ube kalamay o ube alaya o alaya. Ayan. Nakikita ninyo ang mga laman sa malabuhangin na lupa. Napakarami ng ating mapapala sa ating bakuran, kagaya lang ng nasa tabi ng pader. Kagaya nito, hindi naman siya masyadong nag-occupy ng space. Kahit itanim lang ng isang line na naka-parallel sa bakod, ay makakapag-tanim na tayo ng maayos. Ngayon, kapag napadami ang ating ani, ay pwede nating ibigay sa ating mga kamag-anak, sa nanay, kapatid. Pwede nating i-share upang hindi na sila bibili ng ube. Meron naman tayong mga kamag-anak na gumagawa ng bibingka. Alam nyo naman, ang bibingka ngayon ay marami ng flavor. Meron ng ube cheese bibingka at iba pa. Kaya magamitin siya. Ayan, nakakatuwang pagmasdan ang mga ani ni Tita Rose. Siyempre naman, ay unang-una ay nakikita mo ang iyong mga tanim, ang bunga ng iyong konting pagpapagod sa bakuran. Ayan, ang mga bunga, bawat isang puno ay more or less mga isa o dalawang kilo bawat isa. Yan at ang mga maliliit, yan ang pwedeng itanim muli para sa susunod na taon ay meron na naman siyang uukayin. Kaya continuous every year ay binabalik
o itinatanim muli ni Tita Rose ang mga ube na maliliit na nakukuha. Siyempre, ang mga pagtatanim sa bakuran ay maituturing na do it ourselves para isang bagay na sangkap para sa panahon ng Kapaskuhan ay hindi na natin bibilhin. Hindi lamang ube ang tanim ni Tita Rose. Napakasipag niya. Meron ding kechay. Sabi nga niya, hindi ko alam kung green hand ako, pero sa mga nakaraang buwan, salit-salitan, palit-palitan ang kanyang mga tanim, kagaya ng mga kechay na ito. Napakasipag niyang magtanim dahil sa isang panahon ay hindi na siya umibili ng gulay na pechay, talong, ang palaya sa palengke o kung anuman ang kanyang mga naitanim na sa buong taon. Sabi niya, mag-spend lang ng 20 to 30 minutes sa bakuran ay marami ka nang maitatanim, marami ka nang mabubungkal, malatatanggalan ng damo sa araw-araw. Nakaka-enjoy magtanim, sabi niya. At lalong mas nakaka-enjoy kapag aani. Yung bang parang pinapaypayan ka kapag ikaw ay nakaani. Totally gusto niya organic ang kanyang mga tanim, kaya gumagawa siya ng sarili niyang compost. Lalagay niya sa timba lupa, nabubulok na bagay, lupa, at nabubulok na bagay uli, dahon, sari-saring nabubulok na bagay, salitan sa lupa, at ito ay magiging compost. Sabay lagay ng tubig, at sa ganitong pagkakataon, ginagamit niya na pinaka-base na pataba sa kanyang mga tanim. After few days, ayan na ang itsura ng kanyang mga tanim. Gagawa lang siya ng maliit na plot, babakuran ng mga pinagtabasan ng mga nyog, balat ng nyog, aloe black o kung anong may gilap na pangsabat sa lupa upang ito ay umangat man lang ng isang dangkal upang kapag hinto ng ulan ay matitik-tik din ang tubig, bagay na nakakasira sa tanim. Ito, ayan. Another few days, masimlang-lang masigla na ang mga tanim. At nilalagay niya ng kahit ano lang na protection na mga tinik ng kawayan para hindi salakain ng mga aso. Sari-saring tanim ang kanyang nakapaloob dito. Mayroong kamote, papaya, yan, samsari, kalamansi, kaya uli sa iba-ibang quest. Yan, kanina nakakuha siya ng talbos, yan, maliliit na suka, saging latundan, marami ang papaya na kanyang nakatanim dahil hindi ito mahirap, at saka yan, mga anunas, mga hindi ko nakilala ang iba. Ayan, kalamansi, samutsari, ang mga tanim halos sa bawat klase ay meron siyang isa. Mga talong, ayan, hindi natin kabisado masyado kung hindi siya mamunga. Ayan, tulad ng suha, kapag namunga madaling may identify ang isang puno sa paikot ng bahay. Ito, mga bagong tanim, mga dragon fruits, bigay ng kanyang kaibigan daw, at ewan kung kailan ito lalaki. Maraming salamat sa panonood. At hanggang sa muli, ang inyong lungkad, Joman, nagbabahagi ng mga bagay, simpleng bagay o tips.